buwan ng Hulyo, kasabay ng pagdiriwang sa 100th taon ng Iglesia ni Cristo, ay ginugunita ang 30th taon ng pagkakatatag ng Templo Central na nasa Quezon City. Pinangasiwaan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo, ang pagsamba sa lokal ng Templo Central. Sa pagtitipong ito, unang ginamit ang pipe organ sa Templo Central. Unang pagsambang pinangasiwa ng kapatid ni Eduardo V. Manalo, sabik na sabik po ang mga kapatid. Napakaaga pa ay narito na sila sa templo para dumalo sa naturang pagsamba. Kapansin-pansin po ang lalong malakas na pag-awit, pakikipagkaisa ng kapulungan na kongregasyon sa panahon ng mga pagsamba. Noong ginagawa pa po itong pipe organ dito po sa templo, talagang hinihintay po namin ito at ngayon pong nakaawit na po kami. Talagang napakaluwalhati naman po. Nagpapasalamat po kami, nakatupad po kami. Napakaganda ng mga bagong awit natin ngayon. Hindi lamang ito, no, yung mga lyrics nila at yung damdamin na nakapaloob. Kaya makikita natin yung pagtaas ng uri ng iglesia na pati musika natin ay tumataas ang uri. At katunayan nga ito ngayon, hindi na ordinaryong organ ang organ sa templo, kundi isang napakalaking pipe organ. Buhat ng pinanukala, masusing pinag-aralan ang paglalagay ng pipe organ sa Templo Central. Ang panukala ay nanggaling sa kapatid na Eduardo na gusto niya magkaroon ng isang magandang panugtog dito sa templo. Kaya siya ay nagpahanap sa Amerika ng isang organ builder. At yon ang inirekomenda ng mga kapatid natin doon sapagkat ang Schluter ay isang kilalang organ builder sa Amerika. Ang kanilang mga proyekto ay halos buong United States ay nagkakaroon sila. At maganda ang kanilang track record ng kanilang mga proyektong pipe organs. Ang gusto ng pamahala kasi the best ang ilagay dito sa ating templo. Natural lamang sapagkat ito'y Templo Central na Iglesia ni Cristo. Kaya humanap sila ng isang kilala na organ builder. Ito ang kauna-unahang proyekto sa Pilipinas ng kumpanyang AA Schluter. Nang makita nila ang Templo Central na Iglesia, sila man ay namangha. Are impressed that in a 30-year period, you are updating. You are continuously making things anew and not just leaving things alone and expecting them to be fine for 100 years. To constantly update yourselves, we're very much impressed with. When your congregation approached us and said, you know, we want an instrument that will serve this purpose, then our thoughts, our prayers, and our ability and years of experience building pipe organs and comes into play. And before we completely designed this organ, we came over here. Kasi ang pipe organ na iba doon sa electronic organ. Ang electronic organ, basta ilalagay mo lang dyan, tutunog na yan. Ang pipe organ kasi, iko-construct pa yun eh, depende sa architecture. We were in the worship service. We talked to the administration, we talked to the music staff, and so it isn't something that is just jerk knee done. It's something that takes a lot of concentration, a lot of study. After all that research and study, we had approximately 14 months of building the organ. Nung kasing kasalukuyang ginagawa itong ating pipe organ sa Atlanta, Georgia, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na mapunta sa factory nila. At nakita ko yung pag-assemble mismo nitong tatlong organs na ito. We also have a tremendous support of everybody from our staff back home. There's well over 30 people and secretaries that make our plane arrangements and get us where we need to be. All the people working on the little detail parts back in the shop. We couldn't do our work without all the support we get. I have every reason to be very proud because this is a temple pipe organ and it's a very significant instrument. And it's one that it takes a lot of financial resources and a lot of time to plan. The amount of construction that had to occur in the temple to accommodate the pipe organ.
ang pag-awit sa atin at pagpupuri, napakahalagang bahagi ng ating pagsamba. Kaya dapat ang gagamiting panugtog doon, kasabay yung mga pag-awit, ay talagang mataas ang uri sapagkat handog sa Panginoon Diyos eh. Kaya ang pangangasiwa talaga sinikap. Talagang gumugol tayo alang-alang sa kapurihan ng Panginoon Diyos. I build pipe organs for a reason. Going around to many different churches all over the world, this was one of the most unique and very rewarding projects. Dito sa Pilipinas, masasabi ko na isa na ito sa pinakamalaking organ in terms of number of stops. Kasi mga malalaking organ dito, usually mga 3 manuals lang. Tapos ang stops niya limited. Pero ito kasi, ang stops nito is almost 100. And then we have more manuals and itong tinatawag na pistons. Pag pinress mo yan, ay mag-iiba-iba ang tunog. At meron din tinatawag na toe, yung para sa paa. Halimbawa, ang isang organista ay mabilis ang kanyang tinutugtog. Hindi niya magamit ang kanyang daliri para i-press ito. Tatapakan lang yung mga stops na yun. Tinignan nila yung architecture ng ating templo. Nakita nila na merong side chapels. Ang kanilang proposal, maglagay ng isang main console tapos ikabit ang dalawang mas maliit na organ magkabila para magamit din yung mga pipes na ito. And so the challenge was is how you take one large pipe organ and then have it serve 3 purposes. And the 3 purposes was for the temple and then for the 2 chapels. Each pipe has to be handled and tweaked for the acoustics of the room. All of these pipes have to blend together as well as with the choir and how they participate in your worship service. One of the unique flavors of this organ is how to make it sound right in the far right and the far left chapels. And then when you bring it all together for the larger nave congregation, that we were able to have the nice big sound for all of the above. Ang nakikita po nating console ngayon ay isang concert size na full organ. Hindi po natin siya sasabing maliit na organ dahil ito po ay full pedal at may dalawang manual at kompleto siya ng division. Merong swell, merong grate, merong strings, merong solo at merong pedal division. Lahat po yan ay kompleto sa isang organ. Ang dalawang organ po nito, sa left wing at saka sa right wing, ay parehong nagagamit sa panahon ng mga pagkakasal at mga tanging pagtitipon. Naging isang sorpresa para sa nakatakdang kasal ni kapatid na Jeromy at Irene ang pagkakaroon ng pipe organ sa Templo Central. Nung naghahanda po kami para po sa aming kasal, kung akala po namin ay sa santuwaryo po kami sa kasal. Noong araw na pinangasiwaan ng ating tagapamahalang pangkalahatan, tanging pagsamba, nabanggit niya na yung about nga sa pipe organ sa main tsaka sa left and right wing. Ang unang pumasok sa isip ko ay yung aming nalalapit na kasal. Kaya lubos ang aming kagalakan nung nalaman namin yon at doon isasagawa sa left wing yung aming kasal na kapatid ni Jeremy. Sa matagal na panahon na bilang isang mga awit at nakatutupad na rin ng maraming beses sa mga kasal, iba yung ganitong pagkakataon na ikaw mismo na ikinasal na gamit ang pipe organ, iba yung pakiramdam. Nandoon yung damdamin na hindi mo maipaliwanag. Araw po namin kasal, punong-puno po yung coro. Kaya kung sasaliwan siya ng pipe organ, nagbiblend yung boses ng mga awit, the same time, yung tunog ng organ. Kaya napakaganda ng blending. Napakasaya sa pakiramdam. Lalo ko yung sinasaliwan ng tugtugin ng pipe organ. The involvement in building a pipe organ like this has required a lot of study, not only in our facility in the United States, but we had to make several trips here
to sit with the congregation, hear the choir, work with the actual environment of the choir and congregation, and hearing what needed to be done to adequately build the proper pipe organ. Umabot ng halos 2 taon ang paglalagay ng pipe organ. Bawat pipe organ kasi specifically made for a certain church. At ito ay talagang ginawa para dito sa templo natin. Almost 2 years. Mula sa pagdidesign ng organ, do sa actual construction ng organ, at pagtatransport nito, at ang pag-i-install. In fact, ang pag-i-install nito ay umabot ng 3 buwan. Sa panig ng mga organista sa mga pagsamba, upang lubos na matugunan ang masela nilang gampanin, marami sa kanila ang formal na nag-aral sa mga universidad. Una, nag-graduate ako ng Teacher's Diploma in Piano sa UP College of Music. Pagkatapos ay kumuha ako ng Choral Conducting, also sa UP. And then, nag-masteral degree ako sa Musicology at saka Organ Performance. Noong po yung taong 1995 ay itinulod ng Diyos, kinawa ng Diyos na ako po ay pumasok sa UP College of Music at mag-aral ng Choral Conducting at ng Keyboards. Ang iniisip ko, ito ay magagamit ko sa paglilingkod. Kasi nga, ako'y organista buwan sa pagkabata. Ang sabi ko, dapat paglilinangin ko yung aking kaalaman sa pagtutog kasi itong ginagamit ko sa paglilingkod. Kaya, ang ginawa ko, walang tigil sa pag-aaral. Hindi naman para sa akin yon, kundi para magamit ko sa aking pag-organista. Ang kanilang karanasan at kaalaman ang agad naman nilang ibinahagi sa iba pang mga organista upang lahat sila ay maging bihasa. Awa ng Diyos, ako ay nakapagturo ng mahigit sa 200 organista siguro, buhat po noong 1990s. At ang pinakahuli kong tinuruan ay itong mga batch ng tutugtog ng pipe organ. Malaki ang ipinagkaiba ng pipe organ sa mga karaniwang electronic organ. Pag dito sa pipe organ, the king of all musical instruments, no? Hari siya. Kasi napaka-complicated ng kanyang mechanism. Ang electronic kasi, konting touch lang tumutunog. Pero ang pipe organ, merong resistance. Kailangan ididiin mo siya ng kaunti, ng bahagya, para tumunog ng maayos. Otherwise, hindi siya tutunog ng maayos. Bukod sa may nagpapatakbong hangin at bumabomba sa mga pipes niya, napakadami na mga nakikita niyo itong mga buttons na ito, mga tinatawag na stops, na siya nagpapatunog at nagkikreate ng iba-ibang mga sounds from the organ. Ang nandito, yung pinakamataas na ito sa harap, yung tinatawag na, ang tawag din mga facade pipes niya, yung nakapruntera, ito ay 16 feet. Kasi itong organ na ito, merong, ang pipe organ kasi may mga several divisions, no? Dito sa ating organ na ganito, itong pipe organ natin, ito yung nandito, yung tinatawag na great division, nandun sa gitna, yung tinatawag na solo and choir division, pati yung trompeteria, dito sa left side, narito ang swell division, at sa taas niyang swell division ay nandun na string division. Kaya kanya-kanyang place yung mga pipes niya. Natutunog siya, magkakaibang lugar, pero pag pinatunog mo lahat yan, iisaan mo na ang marinig yun. Ang total number ng pipes ng ating pipe organ ay 3,100 pipes. Pero hindi yan nakalabas lahat. Diyan sa gilid na yan ay may mga chambers kung tawagin. Parang mga kwarto sila na maliit, no? Ang nakikita natin, hindi yan lang ang pipes na tumutunog. Ilan lang yan. Pero ang pinakamalaking pipes ay nakatago yung 23 feet. Pinakita at ipinarinig sa amin ni kapatid na Genesis ang ilan sa mga features ng pipe organ sa lokal ng Templo Central. Ito yung mga stops sa great division. Pag meron kang binunot dito na stop, tutunog ang organ, ito ang great manual. Ang tunog ay doon ang gagaling, nandun kasi ang great division. Hindi lang isang pipe ang tutunog niyan, group of pipe yun na nagproproduce ng ganong tunog. Habang dumadami ang stops mo at pinupull out mo, dumalakas. Ito namang pinakailalim na ito, ito ang sa pedal. If you would look here, at titingnan ninyo, ang isang karakteristik kasi ng organ ay meron ding tinutugtog sa paa, yun ang pinakabaho niya, yung bass. Pedal nito is 32 notes. Yung karamihan ng mga electronic organs natin hanggang 23, 25. But this is complete.
Kaya, could you just imagine, pag pinagsabay-sabay mo lahat yan, ano magiging tulog niyan, di napakalakas. It's been wonderful to hear the organ bloom in sound. We had one sound check with 4,000 people to come in just to give us a sound test. That was very valuable for me so that I could go that last week and tweak the organ a little more just to flavor to your acoustics. And it was the first time I had heard a group that large was something that I was a major part of building, because it's a very fine pipe organ with very good music, and there's a huge warmness amongst all the people in the way they sing. We're used to seeing a choir director give cues and tell everyone how to sing. Here, there's much more of a brotherhood in singing and how that comes across in loving each other. It's just wonderful. Bago pangunahan ng pag-awit ng kapulungan, may mga puspusang pag-eensayo silang ginagawa. Napaka-selan po ng pipe organ na dapat lalong matutunan ang mga teknik sa mga pagtugtog. Sa paraan ng pagtugtog, kinakailangan ito ng napakahabang panahon ng pag-aaral para ma-master ang ganitong uri ng instrumento. Kami po ay dumaan sa halos 2 taong pag-aaral. So, binigay po ng mga pagtuturo sa amin, lalo po kaming na-challenge. At dahil po doon, bawat isa ay lalong nagsangay, nagbigay, nagbuhos ng mga panahon, mahabang oras, para lalong mahasa ang mga pagtuturo. Nagpapasalamat po kami ng maraming sa ating pamamahala dahil hindi po sila nagsasawa na patnubayan at gabayan ng bawat isa amin, lalo na po sa music department, sa amin ng mga tagapagturo ng awit, sa kalipunan po ng mga awit, na kami ay maturuan para lalo pang maitaas ang uri ng aming ginagawang pag-awit at pagtupad ng tungkulin sa loob ng iglesia. Sa bawat pagsasanay po, ay laging itinatagubilin at itinuturo na umawit ng iisa ang nararamdaman, iisa ang puso. Kaya masasabi ko pong ito ang napakalaking susi, yung ating pag-awit sa pamamagitan ng puso at pananampalataya. Na ang lahat po ng ito ay para sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Overall, everyone has been wonderful to work with. It's been an exciting time working with the choir and working with the organist. And we're very proud and very blessed to have been part of that. Sa unang linggo sa buwan ng sentenaryo ng Iglesia ni Cristo, sa libu-libong dumalo sa unang pagsamba sa lokal ng templo sentral na ginamitan ng pipe organ, ay dumalo si Ginoong Schluter. The first basically public performance of the instrument with the choir and with congregation and the organ, and our expectation is the organ builders exceeded our expectations. It was a fabulous blend of choral and choir in every way. I couldn't have been more proud of the organ and the way it blended with the choir. I felt that the organ really upheld its own and participated in the worship service. I'm very impressed and very moved by the theology and the dedication of the people and their sincerity. I'm very awed by the actual dedication and the theology of all of the churches that I've worked with in my career. This probably is the highest level of ability on the part of the congregation in singing. They're very enthusiastic. They sing with a lot of feeling, a lot of intonation. And of course, the organ is actually accompanimental to the choir. The choir leads the congregation. And so in designing the organ, we had to be really careful that we do not voice an organ that is so strong that it overpowers the choir, otherwise the choir would quit singing. If the choir quits singing in a 4,000 seat temple space, then the congregation wouldn't have the lead. Ang tunog ng pipe organ, inaiba kaysa doon sa karaniwang electronic organ, talagang madadama mo rito yung power and majesty. Pag pinakinggan mo ito, mai-inspire ka lalo pag ikaw isang umaawit at sinabayan ka ng pipe organ, lalo kang magiging inspirado sa pag-awit mo, lalo pa nga sa atin sa iglesia ng awit natin ay lahat ipatungkol sa Panginoon Diyos.
sa panahon ng mga pagtupad, lalo po kaming nagkaroon ng kagalakan at pananabik tuwing sasapit ang mga pagsamba na kami ay tutugtog at aawit, kagaya ng mga itinuro sa atin ng pamamahala kung ating babalikan o ng bayan ng Diyos. Sila po ay gumagamit ng mga instrumentong panugtog na hinihipan, yun po yung mga kawat ng mga flauta at mga trompeta, na ang mga instrumento pong ito ay matatagpuan natin sa pipe organ. Nakapananabik po at napakasarap maramdaman na sa panahon ng ating mga pagsamba ay gayon din ang ating nagagawa. Kasaliw ng mga pag-awit ay tumutunog ang mga instrumentong panugtog sa pamamagitan ng mga hangin na lumalabas sa bawat pipe ng organ. So grateful and so honored to have built the organ, and of course I'm going to be wanting to watch the celebration because I feel that I'm part of that. My heart will be with the temple and with its people as long as I'm alive. We get to know you as a family. We don't come in and supply a product. It's very important to us that we enjoy the people we work with. We work our hardest for you. You have gone overboard with your hospitality, and we'd very much like to see that happen again. Congratulations on your 100 years. We hope there's another 100 to come. Mula po sa panahon ng kapatid na Pilar Manalo Danang, ang ating unang tagapagturo ng awit. Sinanay po ang ating mga mang-awit na umawit na mula sa puso, umawit ng dinadama ang hindi lamang ang musika, kundi higit sa lahat ang bawat titik ng ating inaawit. Sa ngayon po, tuloy-tuloy, hindi po tumitigil ang pag-awit ng mga bagong awit. Kaya naman po ang mga awit, araw-gabi, araw-araw, nagsasanay ng mga bagong awit. Ito ay para sa kapurihan ng Panginoon Diyos. Gaya nga ng binanggit kanina sa teksto na tayo ay mag-aawit ng mga bagong awit at papupurihan ng Panginoon. Kaya kailangan na we give only the best. Sa pagsapit ng Iglesia ni Cristo sa kanyang sentenaryo, ang mga hinirang ng Panginoong Diyos sa iba't ibang panig ng mundo ay patuloy na maghahayag ng kanyang mga dakilang gawa. Walang humpay na kikilalanin at ipagpapasalamat sa Panginoong Diyos na ang lahat ng mga tagumpay ay gawa ng kanyang makapangyarihang kamay.